araw sa inyong lahat mga minamahal kong katanglaw. Kayo mga patuloy na sumusubaybay at matangkili. Sa balatang tulang ito, ang Salitanglaw, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Sabado sa ikalimang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay. At ang ating pong mabuting balita ay hango po kay San Juan, Kabanata 15, mga talata 18 hanggang 21. Mga minamahal kong katanglaw, ang panawagan at atas ni Jesus ay tayo ay matutong magmahal. Magmahal sa kabila ng katotohanan may mga taong hindi tayo mamahalin, na sa kabila ng katotohanan may mga taong sasalungat o sumasalungat sa atin. At patuloy pa rin ang pagdaan ng ating simbahan sa kabi-kabilang pambabatikos, kabi-kabilang pagtatangkang sirain ito. Nariyang sasabihin na ang simbahan ay makaluma. Nariyang sasabihin na ang simbahan ay nangingilam. Nariyang sasabihin na ang simbahan ay nagmamalinis lamang at mapang-ibabaw. Hindi po itinatanggi ng simbahan na may mga pagkukulang tayong mga kasapi nito. Hindi itinatanggi ng simbahan na may nangyayari ng pangapangaabuso. Hindi itinatanggi ng simbahan na may mga masasabi nating taliwas sa pagpapatotoo sa ating pananampalataya. Sabi nga ni Pope Francis, the Church is a hospital for sinners. Pero sa kabila ng mga ito, ang dapat pa rin pinananaig ay ang pagmamahal at ang pagpapatawad. Ang dapat na pa rin pinapanaig ay ang kalakasan ng loob na panindigan at patunayan sa buhay ang ating pananampalataya. Dahil kung ipagpapalit din naman natin ang ating pinaniniwalaan sa dikta ng mundong ating ginagalawan, mas lalo tayong hindi nagiging totoo sa ating pagiging Kristiyano. Masakit mang pakinggan ang aking sasabihin, pero ito lamang ay buong katotohanan. Masasabi mo ba na ikaw ay nagpapakakristyano kung sumasang-ayon ka sa walang haba sa pang-aabuso sa karapatang pantao? Masasabi mo pa rin ba na ikaw ay nagpapakakristyano kung sumasang-ayon ka sa pagbabatas o pagsasabatas halimbawa ng diborsyo? Masasabi mo ba na ikaw ay nagpapakakristyano kung sumasang-ayon ka sa mga prinsipyo at mga opinyon na taliwas sa turo ni Jesus at sa simbahan? Habang umiiral ang simbahan, habang may mga taong patuloy na naniniwala kay Jesus, patuloy din ang pag-iral ng mga sasalungat, mga hindi maniniwala, mga napupuot. Sa harap ng mga katotohanan ito, huwag tayong manghinawa, huwag tayong susuko, huwag natin tatalikuran si Jesus. At ito nga mga minamahal kong katanglaw, ang dapat natin laging tatandaan at huwag natin kalilimutan. Tayo ay tinawag para kay Jesus at sa Kanya lamang. Halinawa nga, kung mas maging, mas marinig natin at mas pananigin natin ay ang inig ni Jesus kaysa nga sa dikta ng ating mundong ginagalaman. Pagpalain naman tayo lahat ng puong may kapal.